Magandang umaga po, kami po ang Group 6. Para po sa video na ito ay tatalakayin natin ang mga sanhi at maaaring maging epekto ng climate change sa atin at maging sa ating kapaligiran. Una, ano nga ba ang climate change? Ito ay ang pagbabago ng klima at panahon dahil sa pagtaas ng greenhouse gases na nagpapainit sa mundo. Nagkakaroon ito ng epekto sa araw-araw na pamumuhay ng mga tao dahil maaari itong makaapekto sa mga kabuhayan katulad ng pagbaba ng produksyon sa agrikultura. Nagdudulot din ito ng pagtaas ng bilang ng kaso ng iba't ibang karamdaman. Ayon sa pag-aaral, mayroong dalawang sanhi ang climate change. Una, ang natural na pagbabago ng klima ng mundo dahil sa epekto ng enerhiya mula sa araw, sa pag-ikot ng mundo at sa init na nagmumula sa ilalim ng lupa na nagpapataas ng temperatura o init sa hangin na bumabalot sa mundo. Pangalawang dahilan ay ang mga gawain ng tao na nagpapadami o nagpapataas ng greenhouse gases sa mundo. Ano nga ba ang greenhouse gases? Ito ang nagkukulong ng init sa mundo. Ang mga halimbawa nito ay water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide at chlorofluorocarbons. Hindi lamang iyan ang mga ginagawa ng tao na nagdudulot ng climate change, pati na rin ang pagbubutol ng mga puno na siya sana mag-aalis ng carbon dioxide. Mga usok mula sa mga makinarya at sasakyan, pagsusunog ng langis, coal or natural gas at ang pagkabulok ng mga organic na nagbubunga ng methane. Ang ilan sa nagiging epekto ng climate change sa atin at maging sa ating kapaligiran ay ang mas mainit ng pangkalahatang temperatura ng daigdig, mas malakas na bagyo dahil ang mainit na hangin ay mas mabilis umiikot, pagtaas ng tubig dagat dahil sa pagkatunaw ng mga yelo, malnutrisyon at mga nakakahawang sakit tulad ng dengue, leptospirosis, cholera at pagkasira ng agrikultura. Narito ang ilang hakbang na maaari nating gawin upang sa kahit papaanong paraan ay mabawasan ang greenhouse gases na nagdudulot ng climate change. Magtanim ng mga puno, siguraduhin ang mga sasakyan ay nasa maayos na kondisyon at hindi nagbubuga ng napakaraming usok, o kaya ay gumamit na lamang ng bisikleta kung malapit lamang ang inyong pupuntahan. Maaari din na mag-invest sa mga energy-efficient appliances na gamitin sa ating tahanan, katulad na lamang ng mga refrigerators, air conditioners, washing machine, at dryers.